Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nasaan man kayo ngayon, hello po sa inyo dyan. At ano man ho yung mga ginagawa, siyempre magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Oo. At yung iba partner, nag-midnight snack ngayon. Pahingin naman kami. Oo, share din. Alright, kami pa rin po ang inyong mga kasama sa ating programang Legal. Ako po si Vien Dacles. Ako po naman si Sunny Casulia. At ito po ang Legal Minds! At ito na, partner. Ito na naman. Maganda pag-uusapan natin ngayon, pero bago natin i-introduce ang ating topic for today, syempre, i-introduce muna natin ang mag-explain. Palaging bisita natin. Of course. At hindi tayo iniiwan for so many years already. Again, nandito na naman tayo ngayon. Correct. Again and again, ito po ang ating mga kasama. Syempre, ang nag-iisang attorney pogi, attorney Mark Tolentino. Hello, good afternoon, good evening, and good morning sa inyong lahat. Lalo na yung mga OFWs natin, mga televiewers natin sa DZRH, Legal Minds, and mga followers natin sa Facebook. Ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ayun! Ang kaibigan yung pogi. Alright! O, ito na! Teka, kasi alam kong siguradong maraming makaka-relate dito. Oo, ito. Bakit yung mga pinag-usapan natin talagang ano, ha? Ito ang talagang problema ng taong bayan. Oo, hindi kasi syempre, para naman na total public service naman tayo, syempre, yung interest muna ng public at kung sino yung talagang marami nagkakaproblema dito. Kaya ako kami, patuloy ang pag-anyaya namin sa inyo para maunawaan po ninyo, sabi nga niya, nakaraang episode is yung kapangyarihan, yung inyong mga karapatan. Yung inyong karapatan. Oo, nagiging superhero tayo dito. Kapangyarihan talaga. Anyway, makapangyarihan. Si attorney ang ating pag-uusapan for today, partner. Ano nga ba ito? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Tanong ko lang po, sabi dito, may batas po ba tayo na tumututok sa mga nagnanakaw ng kuryente? Nako! Dami ding yan. Dong, ding dong, ding dong. Paano po kasi, kailan ko lang po nahuli na meron po palang makapal ang mukha na naglalagay ng jumper sa linya namin ng kuryente. Ay, nako. Kaya po pala, ilang buwan pa lang ay biglang lumobo ang bill namin sa Meralco. Nako. Pwede ko po bang kasuhan ang gumagawa nito sa amin? Ano po ba ang kasong maaaring haharapin nila? Nakabubwisit po kasi. Nako, nakabwisit. Nabwisit na nga talaga siya, partner. Attorney, ito po yung pag-usapan natin ngayon, yung Anti-Pilferage Act. Ayan. So, pakipaliwanag po ito natin. Ito kasi yung batas na ito, may dalawang klaseng action yan. May tinatawag illegal use of electricity and theft of electricity. Naku, mabigat pala. Oh, yun yan. Dalawa yan, ha? Dalawa yung pala. Illegal use of electricity, in Tagalog, parang illegal yung paggagamit mo sa kuryente. Mm-hmm. Nakikigamit ng hindi alam. So, nakikigamit ka. Walang permiso. Illegal use. Illegal use of electricity. Iba naman yung pagnanakaw sa kuryente. But yung dalawa na yan, illegal yung dalawa. Okay. Yung tinatawag na illegal use of electricity, yung pagtinatap mo sa ibang linya. For example, marami na susunog ng mga bahay because of this. Okay? Extension wire. So yung bahay, yung kuryente na yan is good for one house pero ginagamit sa buong barangay. Naku, o yan, yung tinatawag na illegal tapping, parang may jumper, mga ganun. So pag illegal use, that is illegal use of electricity. Iba naman yung theft of electricity kasi yan, diretso yan sa electric transmitter. Oh, yeah. So parang ano ito, station ng DOE, tama ba ito? Ano, attorney? Ko diretso kay chairman yun. Mula mismo sa Meralco, nangnakaw Yun ang tinatawag na pagnanakaw ng kuryente. Dalawa yan, ha? Ako. So yung tapping kasi, for example, bahay mo, may extension wire, nakijump doon, kahit dahil, ginawa pang negosyo yan. Sa original na nagsaksak, ginawang negosyo. Hindi niya alam na yung nakisaksak siya, yung nakisaksak siya doon, nakisaksak din pala sa ibang tao. Oo. Masama niyan, pinoporsyentohan niyan. Porsyento. 5% increase. Oh, yan. Iba pa yan. Doon sa sabog yan. Then, Overloaded. Okay. Correct. In fact, may bawal sa batas. Yung iba kasi, yung plastic na sa kuryente, anong tawag doon? Transmitter? Yung may cup, yung parang cup. Meter. Yung meter. Bawal. May iba dyan na nilagyan nila ng asukal.
para huminto. Para matagal. Kalawangin. Matagal, oh, kalawangin. Correct. Oh. Para mabagal yung galaw. Oh. Pero di ba, attorney, ngayon, digital na digital yung ano na. Natin? Digital na. Kasi it was before. Oh. Okay. Nilagyan ng asukal, nilagyan ng asin. Oh. Ano ba yan, mga... Para kalawangin nga naman yung metro. Oh. Ano? Kompleto Chicanos. Talagyan ng lagang. Para pagkain eh, no? Oh, yan. Oh. Or nilagyan ng mga, ano, yung mga wire na yan. Basta mere fact na may asukal doon, may asin or may wire doon, that is a prima facie evidence na may pagnanakaw sa kuryente. Ayan. Prima facie evidence yun. Mm-hmm. So, the mere fact na ganon, hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam yan. Paano naman kaya ba maglakad ang asukal? Correct. Diba? Ay, tinatapon lang dyan. Oh, yun. So, yun. So, nasa taas sila, naitapon. When you say prima facie evidence, it is already presumed na ninakaw mo yung kuryente. Naandun na eh. Oh, yan. Kitang-kita. So, yun ang sabi ng batas. Mm-mm. And may good news pa sa mga chismoso. Nako, ano meron dyan natin? Bakit? Sinong magsumbong sa Meralco, sa ERC yata yun? Sa ERC, correct. Kay Meralco, na may pagnanakaw ng kuryente, may nag-illegal jumper doon, illegal tapping doon, 5,000 ang bayad mo. Wow! Oy, mga chismoso! Ah! Kikita ko yun! 5,000. Basta magsumbong kayo sa Meralco. Oh, sumbong na, okay. Sumbong na. Dapat hindi nila malaman kung sino. Oh, okay. Oh, siyempre. 5,000 yan. Format kasi yan, attorney, oh, yes, no? So, yun ang mga possible. Kasi, ang alam mo ba yung kulong nito? Mas mabigat ang pagnanakaw ng kuryente. Mas mabigat kaysa magnakaw ka ng cellphone. Talaga, sir. Kahit yung kuryente na ninakaw mo, ilang kilowatt lang yun, mas mabigat ang penalty. Okay. Illegal use of electricity. Yung tapping. Illegal use, ang kulong doon, 12 years hanggang 12 years na kulong. Ang tagal din pala. Okay. Yun, no? Then may bayad na 20,000 fine. 20,000 fine plus 12 years na kulong. Oh my gosh. Pero pag nanakaw talaga ng kuryente doon sa transmitter, mga ganun, hanggang 20 years na kulong. Plus 100,000 pesos. Halos lifetime na. So, mas mabigat ang penalty ng kuryente pag nanakaw ng electric theft. Mas mabigat. Compared kung magnakaw ka ng pagkain sa kapitbahay mo. Oo. Kasi ang pagkain napapalitan. Oh, yeah, yeah. Pero paano yun? Kung halimbawa, binigyan mo siya ng permiso. Oh, yes. At ginawa mong business partner, di ba? Yan ang tinatawag na illegal. Pare-pareho. Illegal use. Hindi siya pagnanakaw. That's illegal use. Nagpagamit siya. Nagpagamit kasi tapping yun eh. Mm-hmm. Tapping of electric. Yung kuryente kasi ng bahay, may maximum yan na gamit. Correct. Diba? May maximum gamit yun, di ba? For example, yung bahay mo, ginawa mo negosyo. O si marami kang saksakan doon. Okay, kapitbahay A. Kapitbahay A, ito sa'yo. Kapitbahay B sa'yo. Kapitbahay C, ganon. Sasabog yan. Correct. So, ang purpose naman nito, hindi lang yung word na illegal use, kundi to protect yung mga bahay. Baka masusunog yun. Di ba? So that's why may mga, hindi bawal yung mga ganyan kasi kailangan with the consent ng electric provider like Meralco. Kasi every house may tinatawag yan, may maximum yata yun na usage doon. Kasama ba dyan yung submitter? Oh, yung mga submitter, kailangan may consent ng Meralco. Hindi pwede na gawa-gawa ka lang doon. Kasi kung ginagawa mo yan, that is illegal. Pag illegal kasi, baka sasabog yan. Ang purpose ng batas nito is not to protect the electric provider like Meralco or mga cooperative dyan. It's not to protect them, but to protect the consumer. Correct. Kasi syempre, sunog yan. Masusunog. Yung iba nga, di ba, nagsasabi na manakawan na kami, wag lang kami masunugan. Oh, yes, kasi yes. Mahirap so, yun. So, itong purpose. That's why very strict ang penalty. Unlike sa ibang pagnanakaw, mas stricto. Okay? Imagine 20 years na kulong pag nanakaw ng kuryente. Okay? It's like parang qualified theft. It's like qualified theft. Kasi kuryente ang pinag-usapan and electricity kasi, yung economy ng isang bansa, actually related sa electricity. Kung yung isang bayan, isang bansa, hindi 100% electrified, ibig sabihin, hindi pa yan developed. Yun ang competition. At marami pa tayo sa ngayon. And another, kasi ang every production, for example, mga damit, TV, o kahit anong mga bagay, related sa electricity. Okay? Kung mura yung electricity dyan, mas productive. Kasi sa atin, mahal ang electricity. Mahal. Okay? Ibig sabihin, we are not yet developed as a country. I-compared mo sa ibang bansa na cheaper ang electricity than available kahit saan. Kahit saan available dito sa atin. Of course, Manila may electricity. But punta ka sa probinsya, somewhere in Mindanao, somewhere northern Luzon, or kahit doon sa may Muslim areas,
walang kuryente. Okay? Matutuwa na yung isang barangay na may isang posting kuryente. So that's why ang bayan natin, our government, is protecting the consumption of electricity and the abuse of the consumption of electricity. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin, pag-abuso yun eh. Mm-hmm. Kasi, for example, yung bahay mo, up to 100 watts, up to 200, up to 1,000 watts, then dami nagko-consume, umabot na ng 5,000 watts. Mm-hmm. Isasabog talaga yan. Correct. Yun ang delikado doon. Kahit yung mga submeter, based yan sa isang main mm-hmm. source yun eh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi pwede na maglagay ka ng kahit ano. Please don't forget, iba yung tapping. Makisaksak, iba yun sa bit lang. So, sa submeter. Sa pagnanakaw mo, diretso sa transmitter. Oh, iba pa yun. Pero ito, attorney, sige, balikan natin yung sinabi kanina ni partner na paano daw kung kunwari may consent at yun nga, ginawa pang business ng isang bahay, yung pagtatap. Ano yung liability nun? At saka, gaano kabigat? Mas mabigat ba yun kaysa dun sa nag-tap lang? Di, parang illegal use yun eh. Pareho lang ang case nun. Oh, illegal use of electricity. Mm-hmm. That's illegal use. It's a criminal case. Oh. But, this, criminal. This is a criminal case. Kasi, 12 years, attorney. Oh, hanggang 12 years na kulong yan. Mm-hmm. Kasi, pwede kang, for example, kapitbahay, kung gusto ka makitap sa kanya, you need a consent. Mm-hmm. Clearance from the electric provider. Mm-hmm. Kasi kung hindi, delikado yung kuryente. Mm-hmm. Alam mo, mahawakan mo, iba yan. Mm-hmm. Mayroon kang maging Volta ka na, ano yung babae na... Si Voltra. Voltra. Yung ating pinay superhero. Oh. Kaya yung ganyan, attorney, paano yung... meron ba yung tinatawag na first warning, second warning? May ganun ba yan, attorney? Kasi ito, attorney, just to share it with you, meron kasi dyan sa bandang Fairview na may nagtitimbre pa. Ako, paparating ang Meralco, yung mga kasamang pulis. Huhulihin daw yung mga nagtatap. So mamaya, wala na. Tapos sa ilang araw or ilang linggo, nandiyan na naman ang mga nakatap. That's why yung mga chismosol, may 5,000. Oh, di ba? Ang purpose naman ng 5,000 na yan, para to encourage magsumbong. Oo, para hindi na maulit ng maulit. Then kasi delikado yan, makamasunog yung bahay. Masunog yung mga, yung isang barangay, masusunog. Lalo na yung mga nasa mga informal settlers na yung bahay ang tabi-tabi. Dikit-dikit, yung tapos gamit. Yung gamit kahoy hindi semento, so possible masusunog yan. Madaling light materials. Bilis kapitan ng kahoy. So that's why kailangan i-discourage yung mga ganun. Mm-hmm. Paano? Pwede ang Meralco mag-file ng criminal case. Mm-hmm. Okay, it depends sa Meralco. Normally, kasi this is a criminal case, so kailangan may mag-file ang kaso. Okay. Mm-hmm. So minsan, depende sa policy. For example, in a electric cooperative, electric agency, itong Meralco kasi within Met Manila or out in nearby province, but yung ibang mga ibang probinsya, ang provider nila mostly cooperative, diba? Mga electric cooperative, mas cheaper ang cheaper yata yung tax, kasi cooperative Kooperative so ang normally ang ginagawa, susulatan, nagtap ka diyan, anong gagawin mo diyan, wala ganoon, then pagkatapos negotiation. Mm-hmm. Last option na yung pag-file ng kaso. But it really depends sa legal team ng isang electric provider kung paano siya mag-file ng kaso. Mm-hmm. At saka sa provider na yan, attorney, like Meralco, banggitin mo rin pangalan, hindi ka nila kakabitan eh, pagka meron kang ganyan. Oh, ganyan. May restrict ng Meralco sa mga ganyan. Illegal, yung mga lala na may illegal tapping, mga ganon. Then, ikaw mismo, for example, ninakawan ka ng iyong kapitbahay, nakisaksak sa poste mo, ganun. Pwede ka mag-file ng kaso. Mm-hmm. So, hindi lang yung electric operative or electric provider ang mag-file. Pwede ikaw mismo mag-file kung yung kapitbahay mo, hindi mo alam, nakisaksak pala sa bahay mo. Mm-hmm. Parang yun, attorney, diretso agad saan? Kapag, kunwari, ako yung biktima. This is a criminal case. Mm-hmm. So, paano mag-file? Affidavit. Paggawa ka sa abogado or kahit sino dyan na mayroon magsumulat ng isang affidavit. I-file mo sa fiscal office. Mm-hmm. Fiscal office, kung saan ka nakatira. Alright. O, yun na. Then the fiscal will issue a subpoena, parang isusumon ka na pupunta ka doon, then may tinatawag na preliminary investigation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng preliminary investigation, bibigyan ng pagkakataon ang inaakusa mo na sagutin yung complaint mo. Mm-hmm. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng sagutan ng mga pleading, the fiscal will base sa statement ninyo. Kasi ang kailangan ng evidence ng fiscal is only probable cause lang. Mm-hmm. Kasi probable cause, hindi kailangan ng evidence beyond reasonable doubt. Sa fiscal stage, ang kailangan lang ng evidence, possibility na ginagawa mo ang krimen. Ayun. Okay. The mere fact na nakisaksak ka, the mere fact na yung
transmitter, may asin, may tubig, may asukal, prima facie evidence na yun. Mm-hmm. Okay? There's already a presumption na ginagawa mo na yun. So, pasok talaga ang piskal. Kasi ang kailangan ng piskal na ebidensya, probable cause lang. Mm-hmm. Pag may ganun, pwede ang piskal mag-file ng kaso sa court. Mm-hmm. Then the court will issue already a warrant of arrest. Mm-hmm. Yeah, but don't worry, this is bailable naman. After resolution. Okay. Yes. Mm-hmm. Because the fiscal cannot execute, cannot issue a warrant of arrest. Mm-hmm. It's only the court can issue. But mm-hmm. the fiscal can recommend kung magkano ang piyansa. Ayan, oh, okay. Depende sa weight naman. Pagka mga ganyan. Normally, mahal ang piyansa yan. Kasi especially, ang penalty is 20 years. Ang piyansa dyan, nasa mga 100,000. Oh my gosh. Kasi ang penalty malaki. Mm-hmm. 20 years imprisonment. Mm-hmm. So normally, it's nasa mga 80 to 100,000 per action. Mm-hmm. Problema, kung palagi ka nang kisaksak, saksak ka doon, dito naman, saksak ka dyan. Correct. Saksak ka naman. Oh yan. So, possible, pwede ka ma... ang kaso mo, kasi every action is 20 years. Every action. Mm-hmm. So kung ilang bawat action, saksak. Bawat saksak. Oh. Bawal illegal insertion. Bawal bastos naman yan. Bawal maki-jump. Oh, yan. Bawal yun. Maki-plug. Oo, maki-plug. Insert, bawal. Bawal yan. Pero ito, attorney, kasi paano ko pag, kasi yung iba dyan, talagang halos buong barangay, puro jumper. Siyempre, sigurado naman yan, yung pati si barangay chairman, alam yun na may nangyayaring ganyan. Oh, yeah. At siya, tinatakpan niya. Oh, paano yun na, attorney, ano yung liability ni chairman na tumatakip dun sa mga kulingan na yan? Sa kaso? Administrative liability. Okay, administrative liability ang si chairman. Kasi, bakit? Obligation niya to implement the law. Mm-hmm. Gawing baluktot ang batas. Ayan, wag takpan. Mm. Ang trabaho ng chairman ng barangay is to enforce the law. Ituwid. Okay, ituwid and mag-implement ng batas. Mm-hmm. Hindi gawing baluktot ang batas. Oh, so yung ginagawa niya is pagtatakip yan. Tinatakip niya yung batas. Mm-hmm. So that's obstruction of justice. Ayan, ako po. Mm-hmm. Patay. Obstruction of justice yung ginagawa niya kasi tinatago niya yung mga ano ba yung ginagawa ito? This is a criminal act. So ikaw, kung nakisaksak ka, you're already a criminal. Mm-hmm. So it means ikaw, chairman, tinatago mo yung criminal mo na kapitbahay, so you're obstructing the justice. Naku. So kasama ka din criminal. Oh, di better yung chairman idulog mo na para may 5,000 ka. Oh, so diba? Isumbo mo na chairman kasi may 5,000 ka every mahuli mo. Oh, so diba? Kung isang barangay, ilang mahuli mo dyan, mayaman ka bigla. Kaya sabihin ni chairman na wala akong nalaman dyan. Deny niya. Refusal. Kasi another case yan sa kanya? Ah, yes. Kasi dinideny. Kasi that is obstruction of justice yung ginagawa niya. Nako, chairman. Ayan, sarap na usapan na ito. Diba, tulungan na lang natin yung mga kabarangay natin kaysa naman pare-pareho kayo maging problemado sa kailangan ako masunugan. Kailangan tulungan natin ang isang tao based sa batas. Ayan. Of huwag natin tulungan ang isang tao na gawing baluktot ang batas. Naku, hindi tulong yan, kasi, attorney. Oh yes, kasi yung iba dyan, natutuwa, yes, libre ako ng kuryente. Oh. Yes, yung kuryente ko, instead na 2,000 ang kuryente ko, 20 pesos na lang, matutuwa ka pa. Ang tanong ngayon, bakit 20 na lang? You have to go to the Merco office, ireklamo mo bakit mura lang binayad mo. Correct. Kasi yung iba dyan, nagreklamo kasi mahal ang bayad. Mm-hmm. Kasi ang budget niya sa isang kuryente, 2,000 per month. Naging 11,000, nagreklamo siya sa Merco. Mm-hmm. Paano naman kung yung bill mo, ang umabot dyan, 20 pesos? Mm-hmm. Magreklamo ka ba sa Merco? Dapat magreklamo ka din, bakit 20 lang to? Hindi matuwa ka pa. Matuwa ka. So something wrong with this. Di ba? Dahil sa hindi ko mo maliit, matutuwa ka. Salit, dapat magreklamo ka pa dahil magtaka ka. For example, lechon manok. Lechon manok. Magkano bang lechon manok ngayon? 200. Isang piraso. May nagbebenta dyan. Jumbo. Ano? Jumbo na yan. Jumbo, 200 pesos. May nagbebenta dyan sa labas, 20 pesos isang manok. Kakainin mo ba? Siyempre, dapat magtanong ka saan ba galing yung manok. Dapat ganun lang yan. Dapat yun ang logic. Nako. Kung isang manok, 20 pesos, bibili ka ba? Kakainin mo ba? Parang ako, kahit hindi, kahit 20 yan, 5 piso, hindi ako bibili. Bocha na. Or matutuwa ka. Kaya lang yun eh. So, depende sa pag-iisip mo. Matutuwa ka ba kasi yung buong lechon manok, 20 pesos lang? Matutuwa ka ba? Or magtaka ka? Double dead na yun. Or bilhin mo ba yun? Tapos kakainin mo? Mm-hmm. So, kailangan, kung nasa tuwid tayo, nasa batas tayo, magtaka ka, bakit 20 lang itong manok na to? Correct. Kakainin ko ba ito? Baka malason tayo ito. Same also sa kuryente. Mm-hmm.
wag taka ka, bakit 20 lang yung monthly bill mo? Na may dalawang aircon ka, may refrigerator, may malaking TV ka, 24 hours yung aircon mo, tapos, bakit 20 lang? Mm-hmm. Dapat magtaka ka. And go to the proper agency, eh, magreklamo ka, bakit gano'n? Mm-hmm. O, dun sa nagpadala ng kanyang katanungan sa atin for today, nako, alam mo na, ha? Tapos kapag nalaman mo na yung kapitbahay mo, nagtatap din, i-inform mo na ang Meralco, may 5,000 ka pa. Tinuruan, may 5,000 ka pa. Ayun. Yayaman ka. Yan ngayon ang trabaho mo. Oo, magsumbong ka. Oo, gawin mo na yung halang sekreto para hindi ka nila mang... Oo, yan. Alam mo na. Alright, para doon sa mga kababayan natin, ha? Wake up, mahirap na kapag kayo mismo ang nahuli. At mas mahirap kung masunugan pa kayo dahil sa pinagagagawa. Dahil sa ganyan. Mahirap yan. Alright, partner, siyempre, yung iba pa nating mga kababayan, I believe na meron pa rin katanungan kay attorney. Hindi, or wala mang connection dito sa ating pinag-asapan ngayon, pero may connection sa mga legal sa ating batas. Sa mga batas. Siyempre, paano ba natin makukontak, marireach, makakausap ito si attorney Pogi? And kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktorentinolaw.com. Sa Facebook page po natin, pwede niyo akong i-like, i-message, i-follow sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. As of now, mayroon po tayong almost 100,000 followers and counting. And sana, dagdagan niyo ng mga, i-share niyo yan para at least tumadami yung mga followers natin. Yeah. Then pwede niyo din ako niyong i-message doon. May mga tanong kayo, I will try to answer sa abot na makakaya natin. Or you can call me sa landline natin or sa mobile number natin and ask for meeting appointment sa 209-6203 dito sa Metro Manila, 209-6203 or sa mobile number natin or sa Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or sa mga OFWs natin na block yung Viber or hindi maka-Facebook o makatawag, try nyo sa Skype. Hanapin nyo lang yung Mark Tolentino. MarkTolentino. Mm-hmm. Attorney, isang pahabol na question para dun sa, lalo na ito, mukhang busit na kasi siya sa kanyang, sa mga kapitbahay niya. Pagka ba magpo-file siya ng kanyang kaso o reklamo, may bayad ba ito, attorney? Yes, libre yan, walang bayad. Ayun, libre ah. Because this is a criminal case, walang bayad. Ayan, o. Ganun ba, mas kasi ibang mga kaso? Basta criminal case. Basta criminal case, okay. Except BP-22. Alam mo na ha, so wala ka naman palang kailangan ilabas na pera dito. Kikita ka pa pagka, sinumbo mo pa yung iba. Dapat masipag ka lang. Oo, at sana nasagot namin ang iyong katanungan ha. At maraming salamat dahil sa amin ka talaga nagpadala ng iyong question. Maraming salamat sa inyong tiwala. Correct, at syempre thank you attorney ulit sa inyong pagsama sa amin at pagtulong sa kanya kung paano ang gagawin niya. Okay. Maraming salamat attorney. At syempre doon sa mga kababayan din natin na patuloy na nagtitiwala at talagang nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Sumusubaybay sa atin. Yes, nasaan man sila nga, panig ng Pilipinas o mundo, maraming salamat po. Ayan. At syempre, para dun sa mga gusto rin magtanong, kagaya nung nagpadala sa atin ng kanyang hashtag HPOTD, ilagay nyo lamang po sa aming comment box dyan sa ilalim at lagyan nyo lamang po ng hashtag HPOTD. That's HPOTD. Ayan. Para mas mabilis po namin makita ang inyong katanungan at mapansin po namin agad ito at mapag-usapan. Ayan. At syempre, partner, pwede nyo rin pong balik-balikan ang ating mga past episodes sa ating website, that's dzrhnews.com, o kaya naman sa ating YouTube channel, hanapin nyo lamang po ang DZRH News Television, at syempre sa Facebook, that's DZRH News Television. Alam nyo na ha, wala nang problema dyan. At sa ating mga cable partners ha, thank you so syempre sa cable, sa Signal is Channel 18, and sa cable list. 129. Oo, at syempre sa cable link, that's Channel 3. At syempre sa over 800 or 1,000 natin na cable partners nationwide. Ayan, hello po sa inyo. At ito na. Ito na. Oras, partner. Sa mga susunod, alam ko marami pa tayong pag-uusapan. At sabi ko nga, keep those questions coming. Dahil nandito lamang kami para ibigay ang mga kasargutan sa inyong mga katanungan. Alright, kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Sunny Kasulya po. At magkita-kita po muli tayo hanggang sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!